Hello guys, ito na yung part 2. So dito sa video na to, nandito kami sa may Dalayap kung saan nakatira yung kapatid ni Papa Gilbert. Spotted si Mama, nagpapalamig. Dito, naglalakad na kami kasi pupunta na kami ng falls. Sobrang challenging talaga yung mga dinaanan namin. Hindi nakapindot! Ay, nakapindot na to. Itabi! Dadaan mo may aw. Oo, oh, dyan. Sabi niyo. Dito, dadaan na yung bakyan. Ha? Huwag na pala? Kulit mo. Oh, kaya rinig din. Malalim. Hello guys, so ito, nasa baybay ulit kami or dagat sa Balesteros. Yan, sa sobrang excited ni Mama, nadulas siya. Bali guys, dito kami sa ibang park ng dagat kasi marami daw tao dun sa bungad. Thank you.
Mga hapon after namin pumunta ng Balesteros, pumunta naman kami ng Silagan. Sobrang sarap ng hangin dito. Tinatawag nga siyang Little Baguio kasi malamig talaga. So, ayan yung dam dito. Sobrang lawak niya. Tapos, meron din siyang floating house. Sobrang lamig talaga. Yan, marinig niya. Sobrang lakas ng hangin. Yan guys, so uwi na kami. Saglit lang talaga kami kasi magkagabi na. Yan dito, bibili kami ng tilapia. Kaso, dinat na namin, hinuhuli pa siya. Nag-aayos pa lang sila ng hulihin. Ayan guys, itong Sabado naman, dito kami sa lugar ni Lolo, sa Sanchez Mirabangan. So yan, pumunta naman kami ng cemetery para dalawin yung mami ni Tita Riten. Siyempre, pati na rin yung ibang kamag-anak na nandito. Titirikan lang namin sila ng kandila. Ito yung mami ni Tita Riten. Ito naman yung iba pang kamag-anak. Yung isa dyan, si Lolo Totoy. Ayan, si Lolo Totoy yan. Kapatid ni Lolo Ardo. So guys, after namin pumunta ng sementeryo, pumunta naman kami sa bahay ni Lola Ador. Itong bahay ni Lola Ador, mukha lang siyang maliit sa labas pero pagpasok mo, grabe sobrang laki niya. Yan si Lola Ador sa kwarto niya na napakalaki din. Pagkagaling namin kay Lola Ador, sobrang tagal din namin doon. Pumunta naman kami ng palengke. So yan, nakikita nyo, halos wala na talaga kaming naabutan kasi anong oras na yan. Mabilis talaga maubos ang karne at mga bilihin dito.
Nandito pa rin kami sa Sanchez Mira. Magisimba lang kami. After ng simba, pumunta ulit kami ng palengke para bumili sana ng longganisa. Kaso, hindi pa daw gawa kaya umalis na lang kami. After namin dumaan ng palengke, pumunta ulit kami ng bahay ni Lola Ador. Guys, may pinuntahan si Mama bago kami tuloy ang pumunta ng Alakapan. Kasi uwi na namin kinabukasan. Hindi ko na na-videoan kasi nakalimutan ko. So yan guys, sumaan kami ng public market sa Alakapan para bumili ng mga iuwi namin. Dumaan na kami dito kasi wala pa yung hinihintay ni Mama. Dumaan pala kami ng cemetery dito sa may Campo Santo para dalawin si nanay bago kami pumunta ulit sa Alakapan dahil doon na kami matutulog sa bahay ni Tita Juliet dahil doon dadaan yung bus na sasakyan namin bukas. Ayun, si nanay, kitang-kita yung tarpaulin niya. Nandito na kami sa bahay ni Tita Juliet para ilagay namin yung mga gamit namin para pumunta kami mamaya sa perya. Ito pala yung parang garahe ni Tita Juliet. May kubo siya dito. Tapos yan, ang ganda ng kubo. Tapos yan yung bahay niya. Tapos yan. Tapos yung aso. Nandito na ulit kami sa may sentro. Ito pala yung parang park nila. Gabi kasi kaya parang hindi masyadong makita. So yan. Marami ring tao talaga kaya nakakayang mag-video. Ito pala yung perya. Marami talagang tao kasi dayuin talaga to. Sumakay pala kami dyan sa may parang dragon. Ay,
si Kuya mag-isa lang siya. Yan, sumakay din yung anak at apo ni Uncle Kajo. Bago kami tuloy ang umuwi dun sa bahay ni Tita Juliet, kumain pala kami ng burger. Sinubukan lang namin tong pranks at ato. Ito na yung uwi naming Manila. Naghihintay lang kami dito sa Maychel dahil dito dadaan yung bus ng Florida. Yan, waiting lang kami dahil mga 3 pa yung dating ng bus. Mga 3:30 PM dumating na yung bus. Yan siya. Sasakay na kami. Yan, nasa loob na kami. Tatlo kaming nasa baba, tapos si Kuya nasa taas siya. Yan siya. Ang sinakyan pala namin, ang tawag dito ay sleeper. Nakaika ka. Yan, ma-under na yung bus. Malapit pala kami sa CR, yung may parang pula-pula na yan. So, yan. Nung nasa Tugigaraw na kami, kumain na kami, yan pala yung pagkain. Ang ulam ko is batil patong, yun yung baon namin. Yan, nandito na kami sa Sampaloc, Manila. Mga 5 AM kami nakarating dito. So yan, nandito si Papa. Kasama namin siya magbuhat ng mga gamit. Tapos yan yung sasakyan namin, nag-book lang kami ng Grab.